So what is up guys? Welcome back to Hibikes TV. Para sa napadaan at bago lang sa channel ko, ako nga po pala si Christian. Lately, gumagawa ako ng vlogs about my project bike. Ito ngayon, the gravel grinder. Sa mga last vlogs ko, kung interesado kayo, pwede nyo siyang search sa channel ko. And ilalagay ko na rin sa description box below yung mga links para mapanood nito. Last vlog, ipinakita ko sa inyo yung binuo kong wheelset na ikakabit natin sa project bike natin. And yung pinaka first vlog naman natin, ito naman yung about my frame set. So kung interesado ko sa video na to and nagbo-boring kayo ng sarili nyo project bike, consider to like and subscribe to my channel for more project bike videos. Malapit na natin mabuo yung project bike natin, finally. Konting piyesa na lang para ma-assemble na natin to. And by the way guys, no, bago natin umpisahan tong vlog na to, gusto ko munang bigyan ng big shoutout si Sir Rain ng Fresh Maselan Project para sa pagtulong sa akin and pag-guide kung paano pumili ng proper sizing for my drop bars and for my stem. Para sa mga baguhan pa lang sa pagbibisikleta, no, gusto ko muna kayo bigyan ng konting kaalaman. Sa pagpili kasi ng proper sizing for your components, especially nga dito sa drop bars and stem, may proper sizing yan. Kasi once na nabili nyo is mali, magkaroon kayo ng discomfort sa mga long ride nyo. May tendency nga na sumakit yung wrist nyo and shoulders kasi mali nga yung nabili nyo yung size for your feet. Bago kayo bumili ng components nyo, lalo na sa stem, kasi ito yung pinakamahalaga, and sa drop bars, mag-research muna kayo o magtanong muna kayo sa mas nakakaalam para mabigyan kayo ng guide kung paano pumili ng proper sizing. So, para sa video na to, i-share ko sa inyo kung ano yung gagamitin kong drop bar, stem, seat post, kung sa bike term, in short, ang tawag dito is cockpit. Meanwhile, so yun guys, nalumabas nga lang tayo para medyo maganda yung lighting natin. No? So anyway, bigyan ko lang kayo ng konting history about sa Ritchie Logic Components. Ritchie Logic Components is founded in 1974 by Tom Ritchie in San Carlos, California. So for my cockpit, meron nga tayo ditong drop bar na gawa rin ng Ritchie. Meron tayo ditong seat post. Ayan. And lastly, meron din tayo ditong stem. If you don't start a conversation, nation, we won't have one. Have, we won't have one, nation. If you don't start a conversation, nation, conversation, nation, conversation, we won't have one. We won't have one. Ayun guys, nung umpisa na nga natin dito sa napili kong drop bar, yung napili kong drop bar is Ritchie Venture Max. Yeah. Venture Max Road Bar Comp lang siya. Hindi siya WCS. Yan. And may kita nyo dito, nakalagay na dito lahat ang details about sa drop bar. Yan, yung 76mm na reach. Ibig sabihin yung simula dito sa taas, pababa dito sa gitna ng drop, ayun yung reach. 102mm na drop, ibig sabihin naman yan, yung gitna ng drops, papunta dito sa tip ng drop bar. Ayun yung 102mm. And yung 24 degrees na flare, yan, may kita nyo. Flared drop bar siya. Ibig sabihin yung naka-offset siya palabas. Ayan. Kita nyo. Ayan. Ibang-iba siya sa drop bar ng road bike. Kasi yung sa drop bar ng road bike, mas gusto nila mas aero, mas maganda. Ibig sabihin, mas straight yung drop bar ng sa road bike, diba? Ito namang pang gravel bike or pang CX na bike. Flared siya. Mas labas, mas maganda kasi mas komportable siya. Meron din siyang 6 degrees na sweep. Ang size nga pala nitong drop bar ko is size 44. Yan. Yung lapad ng drop bar ko, size 44mm. Kung makikita nyo dito, kung urig nyo nabili yung Ritchie nga, meron ditong user's manual sa loob. Ayan, hindi ko lang siya makuha. Ito, no? Ayan, nakalagay. Batted 6061 alloy construction. Yan. Yung mga sinabi ko kanina. And yung finish niya is, ano eh, parang anodized sa black. Hindi siya smooth. Anodized siya. Nakalagay dito sa gitna. Ritchie. And then may nakalagay din dito sa likod. And then maganda dito yung gusto ko. Meron siyang humps dito eh.
pinaka-drops niya. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan. Ang ganda hawakan nito kapag nandito ka, nakapwesto sa drop. Ayan. Para siyang may palm rest. Ayan, nakikita nyo. Wala kasi siyang palm rest dito sa taas eh. Kaya, yung Venture Max, binawin niya na lang dito sa baba. Sarap niya hawakan dito sa drop. Next naman, i-weight natin siya. Tanggalin muna natin tong karton para makabawa siya sa weight. So guys, okay na. Try na natin siyang timbangin. Ayan. So, ang total weight niya guys is 307 grams. Ayan. Medyo mabigat siya ng konti, pero okay lang. Hindi naman tayo weight weenie kasi naka-gravel bike naman tayo. And yung habol naman natin is comfort. Kaya okay lang kahit medyo mabigat. Ganda naman yung drop bar. Hindi ka naman magsisisi. Next naman is itong seat post na gagamitin natin. Ito nga yung Richie 2-bolt post. Bakit siya 2-bolt? Kasi kung nakikita nyo dito, yan, 2-bolt siya. Yan. Mga modern na seat post naman, ito na yung karaniwang may kita nyo eh. Ganito na yung style. Nakikita nyo dito, palagay, Forge 6061 alloy. Kaya medyo makapal tong seat post na to. Ayan o, kung nakikita nyo makapal siya. Ayan, kaya medyo mabigat siya. Ayan. And then, meron nakalagay din dito. 2-bolt seat post. Ayan. Meron siyang 25mm na offset. Ibig sabihin yung 25mm, para siyang may setback. Hindi siya straight. Pag nakalagay ito, halatang-halata yung setback. And then, meron din dito nakalagay yung diameters niya. Ayan. Simula sa 26.8, meron siyang hanggang 31.6. So, napili ko para sa frame set ko kasi ito nga yung sukat para sa akin is 27.2. And then, yung length nito is 400mm. Ayan. Yung finish nga pala nito is smooth siya, smooth na black. Hindi siya katulad nung drop bar na medyo anodized. Ito, smooth lang siya. And then, yan. Nakalagay dyan. Richie. Then, sa likod. Yan, may nakalagay siya dito. Yan, subukan din natin siya i-weight. Tanggalin din muna natin itong box. Nga pala guys, meron din siyang kasamang user's manual dito sa loob. Yan. Instruction lang siya. Wait na natin siya guys. Yan, tanggalin natin. Ayan, ang total weight niya guys. 315 grams. Medyo mabigat din siya pero okay lang. Tulad niyang sinabi ko, hindi naman tayo weight weenie. Comfort na may habol natin. And matibay naman to guys. 6061 alloy siya. So makapal siya kung makikita nyo dito. Makapal. I can take you far, far away. Far enough for eyes to disappear. Should you feel a little. Lastly, itong stem natin gagamitin is itong ay Richie 4-axis 4-to-4 stem. Check nyo yung box muna. Meron din siyang user's manual sa loob. Ayan. Lagi dito yung about sa installation and kung ilang torque ang pwede nyo i-apply sa kanya pag i-install nyo na siya. Ayan. Kalagay dito guys yung details about dito sa stem. Ayan. 4-axis 44 stem. Yung steerer ano nya, diameter is 1 1/8 inches. Ibig sabihin nito yung butas nya dito and yung size nya is 1 1/8 inches. And then yung angle nya 6 degrees or 84 degrees. Plus and minus 6 degrees nga pala to guys. Ayan. Kaya kahit pagbalik-balik ta rin, 6 degrees pa rin yan. Yung haba pala nitong stem is 80mm. Yan, yung haba nyan, 80mm. Meron din siya ditong choices kung 60 to 130mm, meron sila. And then yung handlebar clamping naman ito, ito, yung butas dito, may nakalagay dito,
31.8 ang diameter, which is common naman sa mga oversized na drop bars or oversized na handlebars. And meron siya ditong 4 bolts sa harap and 2 bolts naman sa likod. Yan, kung makita nyo, close yung harap niya, tapos merong logo ng Richie. And then makita nyo rin pala dito, may logo rin siya na Richie. And then ang finish niya, katulad siya ng sa seat post, hindi siya anodized, smooth finish siya na black. Kaya ang ganda nito. So yan, tanggalin din muna natin tong karton, yung box, para ma-weight din natin siya. Itimbangan na natin siya. Ayan, ang total weight niya is 120 grams. So guys, nakita nyo na yung cockpit na isi-setup natin para sa ating project bike. Ito nga yung Richie, straight Richie, drop bar, stem, tsaka seat post. So kung ako tatanungin nyo, para sa first time magbubuo ng cockpit pang CX or pang gravel bike, yun yung first impression ko, maganda talaga siya kasi black siya, ito talaga yung gusto kong kulay. Yan, para siyang stealth finish, ganda and very impressed talaga. Syempre Richie to, hindi ko naman papahiya na Richie pagdating sa performance. Syempre kilalang brand to and very trusted na siya, and syempre of course, no, kapag branded naman, durable naman siya, and hindi ka naman nga talaga ipapayaan nito. And yun sa comfort, hindi pa natin masasabi kasi hindi pa natin siya nakakabit, no. Bibigyan ko na lang kayo ng update once na maikabit na yung may ride ko na yung bike natin. And yun, masayang-masaya ako dito sa nabili natin cockpit. Hindi ako magsisisi na binili natin to. So that's it for my vlog, no. Para sa next vlog ko naman, ipapakita ko naman sa inyo yung saddle and yung bar tape na gagamitin natin. So kung interesado ka pa sa video na to, consider to comment, like and subscribe to my channel, and hit nyo na rin yung notification bell down below para once na mag-upload tayo ng may bagong videos about sa components ng project bike natin, eh ma-notify with videos. For Richie components, approved na approved. So see you sa next vlog, and ride safe always. God bless us all and thank you sa panonood.